بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, unang-unang sa lahat, ako ay nagpapasalamat, pumupuri at dumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ngayon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dahil sa nalalapit na ang pagtatapos ng buwan ng Ramadan, ating alamin kung ano nga ba ang mga batas patungkol sa tinatawag nating Zakatul Fitr. Dahil ito ay binibigay bago matapos o bago may isagawa ang pagdarasal ng Salatul Eid. Kaya naman dapat natin itong malaman at nang sa ganon ay atin itong mapaghandaan o atin itong maibigay sa tamang oras nito. Okay? So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano nga ba ang Zakatul Fitr? Ito yung zaka na kung saan ibinibigay sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. At ito ay magmumula sa pangunahing pagkain natin sa ating lugar. Katulad halimbawa dito sa Saudi Arabia, ang pangunahing pagkain nila dito ay dates o tamar. At maaari din na tinatawag nating trigo ay pupwede rin ibigay o tinatawag nating bigas sa ating lugar sa Pilipinas. So ang pangunahing pagkain sa ating lugar ay ang bigas na ating ginagawang kanin na siyang ating kinakain sa araw-araw na buhay natin sa atin bilang mga Pilipino. Kaya dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, ang Zakatul Fitr, ito ay obligado sa lahat ng Muslim, lalaki man o babae, maliit man o bata man o matanda, obligado sa kanila na magbigay ng Zakatul Fitr. At sa sino mang may karagdagang yaman o merong sobra sa kanilang pangangailangan, sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan bilang pamilya. So dito mga kapatid, sa pananampalatang Islam, kanino ito obligado? Ang paglalabas o ang pagbibigay ng Zakatul Fitr. Ang pagbibigay ng Zakatul Fitr ay obligado sa ating mga sarili. Sa ating sarili at sa sino man na kung saan. Halimbawa, ako bilang padre de pamilya, obligado sa akin na magbigay ng zaka mula sa aking sarili. At ako rin ang magbibigay ng zaka para sa aking mga obligadong tustusan. Katulad ng aking mga anak, ng asawa, ng magulang. So sila na kung saan obligado sa akin ang pagtutustos sa kanila, ay obligado din na ako ang magbigay para sa kanila ng kanilang Zakatul Fitr. At ano naman ang sukat ng ibibigay na bigas kung sa atin bilang mga Pilipino na ang pangunahing pagkain natin ay mula sa bigas. So ang bibigay natin na sukat ng bigas na ating ibibigay ay humigit kumulang sa 3 kilo. Ang iba ay maaaring 2 kalahating kilo, pero mas mainam na isobrahan natin para hindi man tayo magkulang, nakagawa pa tayo ng karagdagan o ng humigit pa tayo sa hinihingi sa atin o kailangan nating ibigay bilang Zakatul Fitr. Ano ang dahilan bakit inobliga ito ang pagbibigay ng Zakatul Fitr? Ang pagbibigay ng Zakatul Fitr, ang isa sa mga dahilan kung bakit ito isinabatas para sa atin, nang sa ganon ay maging pagdadalisay. Ito ay pagdadalisay, paglilinis sa kung anuman ang nagawa nating kamalian, sa kung anuman ang nagawa nating kasalanan, kung anuman ang mga pagkukulang natin sa panahon ng buwan ng Ramadan. Kaya naman itong Zakatul Fitr ay isa sa mga makakatulong sa atin para gawing dalisay o dalisayin ang ating mga nagawa sa buwan ng Ramadan, at kung ano man ang mga pagkukulang natin, ito ay mapupunan ng ating ginagawang pagbibigay ng Zakatul Fitr. Para kanino natin ibibigay ang Zakatul Fitr? Bibigay natin ang Zakatul Fitr sa mga kapuspalad at mga mahihirap. So, ibig sabihin, ito ay binibigay natin sa mga mahihirap dahil alam natin na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay nakakatulong sa atin na ating maramdaman kung ano ang nararamdaman ng mga mahihirap. Kaya dahil dito ang pagbibigay ng
Zakatul Fitr ay binibigay natin sa mga mahihirap bilang tulong sa kanila at ganun na rin bilang paraan para mas lalo tayong mapalapit. Mas lalong mapalapit ang ating loob sa mga mahihirap na ating mga kapatid. Kailan naman ito ibibigay ang Zakatul Fitr? Ibibigay ang Zakatul Fitr mula sa paglubog ng araw, sa huling araw ng buwan ng Ramadan, hanggang sa bago isagawa ang pagdarasal ng Eid. At pupwede rin na ibigay natin ito ng mas maaga, nang maaaring ito man ay isang araw o dalawang araw bago pa man ang pagdarasal ng Eid. So, meron tayong kapahintulutan na pupwede nating ibigay ang Zakatul Fitr ng mas maaga na dalawang araw o isang araw bago ang pagdarasal ng Eid. So mga kapatid, sa pananampalatang Islam, nawa ay meron tayong natutunan at magampanan natin ang ating obligasyon na pagbibigay ng Zakatul Fitr sa pagtatapos ng buwan na ito, buwan ng Ramadan, at nawa ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawaing kabutihan, ang ating mga gawaing pagsamba, ang ating mga panalangin sa Kanya, at maging kapakipakinabang para sa atin ang buwan na ito, buwan ng Ramadan, buwan na mapagpala para sa atin ng mga mananampalataya. So hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.